Ikasyam na kabanata. Nang patunugin ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta, nakita ko ang isang bituin mula sa langit na nahulog sa lupa, at ibinigay sa kanya ang susi sa pintuan ng kailaliman. At nang buksan niya ito, lumabas ang makapal na usok na parang galing sa malaking hurno, kaya dumilim ang mundo dahil natakpan ng usok ang araw. At mula sa usok, naglabasan ang mga balang at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ngunit pinagbawalan silang maminsala ng mga damo o anumang halaman at puno, kundi ng mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinagbawalan din silang patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lang sa loob ng 5 buwan. Ang hapdi ng kagat nila ay katulad ng kagat ng alakdan. Kaya sa loob ng 5 buwan, mas gugustuhin pa ng mga tao na mamatay. Ngunit hindi ito mangyayari kahit gustuhin man nila. Ang mga balang ay parang mga kabayong nakahanda sa digmaan. May nakapatong sa mga ulo nila na parang koronang ginto. Ang mga mukha nila ay parang mukha ng tao. Mahaba ang buhok nila tulad ng sa mga babae. At ang ngipin nila ay parang ngipin ng leon. Ang dibdib nila ay natatakpan ng parang pananggalang na bakal, at ang tunog ng pakpak nila ay parang ingay ng mga karwahing hinihila ng mga kabayo na sumusugod sa labanan. Ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila, ang anghel na nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon, at Apollyon naman sa wikang Griego. Tapos na ang unang nakakatakot na pangyayari, ngunit may 2 pang darating. Nang patunugin ng 6 na anghel ang kanyang trumpeta, narinig ko ang isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa 6 na anghel na may trumpeta, "Pakawalan mo na ang 4 na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates." Kaya pinakawalan ang 4 na anghel na iyon. Inihanda sila noon pa para sa oras na iyon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. At nakita ko sa pangitain ko ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay may mga pananggalang na pula na tulad ng apoy, asul na tulad ng sapiro, at dilaw na tulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, at sa bibig nila ay may lumalabas na apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng 3 salot na ito, ang apoy, usok at asupre, namatay ang 3 bahagi ng mga tao. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa bibig at buntot nila. Ang buntot nila ay may mga ulo na parang mga ahas, at ito ang ginagamit nila sa pananakit ng mga tao. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa rin tumalikod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga ribultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga ribultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig, at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na immoralidad, at pagnanakaw. Ikasampung kabanata. Ang anghel at ang maliit na kasulatan. Pagkatapos nito, isa na namang makapangyarihang anghel ang nakita ko. Bumababa siya mula sa langit. Nababalot siya ng mga ulap at may bahaghari sa kanyang ulo. Ang mukha niya ay nagliliwanag tulad ng araw, at ang mga paan niya ay parang nagliliyab na apoy. May hawak siyang maliit na kasulatang nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanang paan niya, at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya ng malakas na parang atungal ng leon, at tinugon naman siya ng dagundong ng 7 kulog. Isusulat ko na sana ang sinabi ng 7 kulog. Ngunit may nagsalita sa akin mula sa langit. Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog. Huwag mong isulat. Itinaas ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa
ang kanang kamay niya sa langit at nanumpa sa Diyos na nabubuhay magpakailanman na siyang lumikha ng langit, lupa at dagat at ng lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal ang panahon. Kapag pinatunog na ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, matutupad na ang lihim na plano ng Diyos ayon sa sinabi ng mga propeta na kanyang lingkod. Muling nagsalita sa akin ang tinig na mula sa langit. Sinabi niya, pumunta ka sa anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa, at kunin mo sa kamay niya ang nakabukas na kasulatan. Kaya lumapit ako sa anghel at hiningi ko ang kasulatang iyon. Sinabi niya sa akin, narito, kunin mo at kainin. Matamis ito na parang pulot sa bibig mo, ngunit magiging mapait sa tiyan mo. Kinuha ko ang kasulatan sa kamay niya at kinain. Kasintamis nga ito ng pulot sa aking bibig, ngunit nang malunok ko na, ay naging mapait sa aking tiyan. Pagkatapos, may nagsabi sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mensahe ng Diyos tungkol sa iba't ibang tao, bansa, wika at hari. Ikalabing isang kabanata. Ang dalawang saksi. Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 buwan. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo, anumang oras na gustuhin nila. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguri ang Sodom at Ehipto. Sa loob ng 3 araw, ang bangkay nila ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng dalawang propeta. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo dahil namatay na ang dalawang iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganoon na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng dalawa ang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito, at habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. Nang oras ding iyon, lumindol ng napakalakas. Nawasak ang 10 ng lungsod at 7,000 ang namatay. Natakot ang natirang mga tao, kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Natapos na ang 2 nakakatakot na pangyayari, ngunit susunod pa ang 3. Ang 7 trumpeta. Nang patunugin ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman.
at ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos noon at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil ginamit niyo na ang inyong kapangyarihan at nagsimula na kayong maghari ngayon sa mundo. Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo dahil dumating na ang panahon upang parusahan niyo sila. Panahon na upang hatulan niyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang inyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal at ang lahat ng may takot sa inyo, dakila man o hindi. At panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo." Pagkatapos, binuksan ang templo ng Diyos doon sa langit, at naroon sa loob ang kahon ng kasunduan. Kumidlat, kumulog, umugong, lumindol at umulan ng yelo na parang mga bato. Ika-12 kabanata. Ang babae at ang dragon. Pagkatapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng nadaramitan ng araw at nakatuntong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 bituin. Manganganak na siya, kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. At nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ang sanggol at dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalayas sila mula sa langit. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas na nanlilin lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos narinig